sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, oh guys, let's go! Ang linggong ito ay nagsalita po si Secretary Boying Remulla. Makikipagtulungan na raw ang Pilipinas sa ICC at ang tinanong kung bakit nagbago ang ihip ng hangin, ang sabi ni Secretary Remulla, kasi nga po nagkaroon ng resolusyon ang Kamara de Representante. Pareho-pareho pong nangyari sa SMNI na bagamat walang visa yung resolusyon ng Kamara kasi wala namang resolusyon din ng Senado, dahil pinasara nila ang SMNI, sumunod ang NTC. So di ba tama ako? Ganyan ang formula nila. Miski alam nila na walang resolusyon galing sa Senado, basta nariyan ang resolusyon ng Kamara, eh, hindi po pwede ma-ignore ng executive branch of government dahil nga yan ay sense of the House. Pero kinonterband na naman ng ating presidente ang pagnanais ni Mr. Speaker at ng kanyang mga kasama sa mababang kapulungan. No, for the 100th time, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. I will not lift a finger para makipagtulungan sa ICC. They can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. I do not recognize the jurisdiction of ICC. The Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Oh, mas maganda nga ang mag-serve ng warrant of arrest si ano, Trillanes. Kung hindi, si De Lima. Anong hanggang salita? Diyos ko! Baka yung ICC at magdakip sa kanya, nasa labas pa lang ng bahay, nako, baka mga kapitbahay pa lang ni Tatay Digong. Hindi makakalabas sa barangay ang ICC nyo. Diba? Imagine nyo, 16th President of the Republic of the Philippines, huhulihin ng mga dayuhan na wala naman silang napatunayan. Papayag ka as Filipinos, di ba? Saan yung dignidad mo? Di ba? Sa bagay, katulad nitong nag-comment, halata mo namang walang paninindigan eh. Di ba? Halata mo namang walang bayag. And para sa akin mga lords, hindi yan i-allow ni President DDF. Kasi pag inalaw niya yan, kakamuhian siya ng mga tao. Sure ako doon. I'm really sure about that. Kung hahayaan niya na ang mga dayuhan, no? Kung hahayaan niya na ang mga dayuhan ay magdakip lang ng mga Pilipino, lalo na si former President Duterte, eh hindi naman yan ordinaryong Pilipino lang. 16th President yan ng Republika ng Pilipinas. Pag yan kinanti nyo, pag yan ginalaw nyo talaga, lintik lang, walang ganti talaga. Ano ba yung pagkakaiba ng preliminary investigation sa ICC at ano yung pagkakaiba sa proseso ng pag-aresto? Tutuluyan nilang arestuhin ang ating dating Pangulo. Ang preliminary investigation po sa Pilipinas is a statutory right. May karapatan ang akusado na sumapi sa preliminary investigation. Sa rules ng DOJ, kinakailangan mabigyan siya ng lahat ng complaint affidavit at lahat ng mga ebidensya ng mga nagre-reklamo sa piskalya. Ang proseso po ng ICC ay nakabase nga po dun sa European system na ang tawag ay inquisitorial. Tanging mga prosecutors lang po ang nangangalap ng ebidensya. At hindi po entitled ang akusado na magsumite ng kanyang counter affidavit. Wala pong ganun. Kung nanaisin ng prosecutor, po pwede niyang isupina o isamon ang nasasakdal. At that point po na nagpe-preliminary investigation, hindi nyo pa po alam kung sinong nasasakdal. Sa preliminary investigation sa Pilipinas, alam mo na kung sinong dinidemanda. Sa preliminary investigation ICC, dahil na yan ay inquisitorial, hindi mo alam kung sinong talaga ang dinidemanda or iniimbestigahan. Kaya po ngayon, hanggang ngayon, hindi natin alam kung sinong iniimbestigahan. Bakit po ganito? Kasi nga, ang sistema nila is, hayaan na nating mga prosecutors na pumalap ng ebidensya. At kapag sa tingin na nila, eh, meron na silang probable cause, yun po, pareho tayo ng ICC,
eh magre-request na sila sa hukuman sa pretrial chamber ng warrant of arrest. Kapag naman tinawag ang mga individual para sumapi sa preliminary investigation, bibigyan naman po sila ng karapatan kasama na ang karapatan na magkaroon ng abogado at yung right against self-incrimination kung sila po ipapatawag ng prosecutor. Pero hindi po sila required na magpatawag ng prosecutor kung sa tingin nila sapat na yung ebidensyang nakalap nila at hindi na kinakailangan na kausapin ang mga kakasuhan, wala pong publikasyon sila na bigyan ng notice ang mga kakasuhan. Actually, itong proseso pong ito ay kapareho din ng preliminary investigation sa Amerika. Kaya lang ang tawag sa Amerika, grand jury investigation. Magki-case build up ang prosecutor at ang police. Pag meron na silang sapat na ebidensya, tatawag sila ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury, ipipresenta ang ebidensya. At kung sa tingin ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury, eh, meron ng probable cause, magpa-file ng warrant of arrest. Pero yung indictment kung yan, sealed, hindi mo alam kung sino nasasakdal hanggang mag-issue ng mandamiento de arresto ang hukuman. Doon mo lang malalaman kung sino ang akusado. At kinakailangan, sumuko ka muna sa hukuman, sa jurisdiction ng hukuman, kinakailangan magpa-aresto ka muna bago mo malaman ang nature and charges against you. Parang kakaiba po talaga sa atin yan, pero kasi sa mga inquisitorial system, una-una, binibigyan na ng prioridad yung mabilisang proseso. So wala nang tsete-buretse, sila nang kukuha ng ebidensya. Sa akin po, okay yan eh. Kasi mabilis na yung proseso. Tapos, ang iniisip naman nila, wala namang posibilidad na magkakamali ang prosecutor kasi pupunta at pupunta pa rin siya sa hukuman para kumuha ng warrant of arrest. At kapag hindi naman satisfied ang hukuman na may sapat na ebidensya, hindi naman sila mag-i-issue ng warrant of arrest. So yan po mga pagkakaiba sa preliminary investigation. Sa pag-aresto, walang sariling pulis sa ICC. So kinakailangan ng kooperasyon ng Estado. Meron po tayong tinatawag na competent authority. Ang susulatan po nila, siyempre yung ambassador muna. Ang yung ambassador, padadala sa DFA. Ang DFA, padadala sa DOJ. Ang DOJ, makikipag-unayan naman sa kapulisan kung merong arrested. Hindi po automatic na po pwedeng isakay sa eroplano ang isang nasasakdal pagkahuli sa pamamagitan ng warrant of arrest. Ihaharap po siya sa lokal na hukuman. Hindi po automatic na po pwedeng Rodrigo Roa Duterte, may warrant of arrest laban sa'yo. Sara Duterte, may warrant of arrest laban sa'yo. General Bato, may warrant of arrest laban sa'yo. Isasakay na namin ikaw sa eroplano, pumunta na sa Hague. Hindi po. Kinakailangan dalhin sa lokal na hukuman. At ano naman ang tatanungin ng lokal na hukuman? Ito po ha. Ito po ang didesisyonan ng hukuman na lokal. Filipinong West po ito. Tatlong bagay lang po. Na yung warrant, eh para nga doon sa nasasakdal. Isa, na yung tao ay naaresto sang-ayon sa tamang proseso. At pangatlo, yung karapatan ng tao ay narespeto. Tignan nyo po na yung lokal na judge, wala pong obligasyon mag-desisyon kung meron ng jurisdiction ng ICC. Bakit? Kasi po, yan po ay pursuant dun sa tinatawag nilang competence of competence. Na tanging ang ICC lang ang po pwede mag-desisyon kung meron silang jurisdiction dun sa kaso. Obligasyon lang ng lokal na hukuman ay tama yung taong inaresto, na siya'y naaresto sang-ayon sa tamang proseso at rinirespeto ang karapatan ng naaresto. At kung yan ay satisfied, tsaka siya isasakay sa eroplano para dalhin sa dake. Take note po na bagamat mayroong partisipasyon ang hukuman, hindi ka po pwedeng doon mag-question ng jurisdiction. Kapag naaresto na yung isang tao, kinakailangan i-raise niya yung issue ng jurisdiction doon sa tinatawag na confirmation of charges. So kung babasahin niyo po yung dalawang desisyon ng ICC kung saan pinagpatuloy ang preliminary investigation tungkol dun sa admissibility na ang lokal na hukuman daw ay able and willing. Kaya nga sabi ng pretrial chamber, hindi mo naman kinwestiyon talaga yan, hindi mo diniscuss kung ano yung epekto ng pagbibigtim sa ICC. So ibig sabihin, inamin mo may jurisdiction ang hukuman. Pagdating naman sa appellate chamber, eh kasi hindi mo naman kasi linabas talaga at diniscuss ang issue ng jurisdiction. Dinalabas mo sa kauna-unahang pagkakataon on appeal. Kaya hindi naman po pwede gawin yan. So, ang sinasabi ng hukuman, hindi pa sila nagde-desisyon sa issue ng jurisdiction kasi nga hindi diniscuss ng OSD yung epekto ng ating pag-aalis sa Rome Statute. Na pag umalis tayo at nagsimula ng preliminary investigation matapos ang isang taon, matapos tayo magsumite ng instrument of withdrawal, ay wala ng jurisdiction talaga ang ICC. So ang susunod na pagkakataon na po pwedeng i-raise yan ay hindi man lang sa lokal na hukuman, kundi doon sa confirmation of charges, pero huli ka. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.